nakiusap ako dun sa guard kasi dating kami is 4:20. Time naman ang closing ng SSS. Sa nakagliyang kami. Daddy! Mommy! Tia! Actually, may bangs ako. Hello, I'm back! Ang tagal ko rin, guys, hindi nakapag-film kasi busy ako sa pag-recover, busy ako sa pagpapadede, busy ako sa pag-aalaga, at dalaw-dalaw ang aking inaalagaan kasi itong si Budiday nag-rebelde nung time na dumating si Jonah. Magselos itong isang ito. Yan. Gusto niya kasi baby din siya. 50-50 sila. 50% ang focus dito. 50% din dun sa baby. Kailangan talaga equal kasi nagsiselos. Yun talaga yung na-realize ko na hindi advisable ang 3 years old na sundan agad. May mga pagkakataon talaga na magsiselos ito. Ang ideal talaga na sundan is mga 7 years old or 6 to 7 years old. Pero sa edad ko, sa case ko, kailangan ko talagang sundan kasi matundaan na ako. Matanda na ako. 39 na ako kasi January lang birthday ako. So, kailangan talagang sundan. Alam nyo na, kapag nagpapadede ka, breastfeeding, parati kang puyat. Kasi sa ilang lagi din may dede. So, sarap ng ulo ko lagi sa umaga. Hindi ako makapag-concentrate maayos, nakausapin kayo. Kasi pinagadaan akong struggle. So, yung struggle ko is pagpupuyat. Dalawang buwan na ngayon, kaya medyo nakaluwag-luwag na ako. Nabago na yung tulog ni baby. Nakatulog na siya ng mahaba sa gabi. So, yun. Nakatulog na rin ako ng mga 6 to 7 hours. Dati kasi 3 to 4 hours ang sakit sa ulo. Pero now, at least kahit pa paano, nakatulog na ako. Meron akong iniinom na vitamins, yung sa iron, pyrosulfate, para panlaban ko. Ngayon, tumataba na naman ako. Ayan. Tano, ang laki ng mukha ko. Pero, yan, i-video ko din yan kasi hindi pa rin ako full recovery. 3 months yung full recovery ng cesarean. Update ko kayo sa aking sugat o yung sa tahi ko. Ayan siya. Diba? Ang pangit. Yung kelo niya medyo kumakapal. Pero hindi pa siya masyadong tuyo eh. Hindi pa siya masyadong magaling. Pero na kapag nung 1 month pa lang ako napapalengke na ako. At nung mag-try ako na mag-grocery, nahilo ako nung, medyo nahilo ako nung magwa-1 month pa lang. So, ngayon, feeling ko ang lakas-lakas ko na. 2 buwan na ako. So, magkatatlong buwan na ako sa January 24. And okay naman so far. Yung sa aking recovery, okay lahat. Sana tuloy-tuloy at walang anumang maging conflict. Kagaya ng mga iba kong kaibigan na nangyari sa kanilang sugat, mayroong nagtubig, may nagnana. Yung sa akin, wala naman. Hindi nga, dapat nang nagba-vitamins ako eh. Para yung vitamins kasi is madaling makapag-heal ng sugat. Vitamin C. Hindi ko nagagawa kasi nga kalaban siya ng pero sulfate, yung pangpaano ko sa dugo, pampadagdag. Kapag ininom ko yung vitamin C, parang lalo mawababa yung dugo ko. Kilaban siya ng pero sulfate. Nung time na yun kasi, lagi akong puyat. Pero ngayon, nakapatulog na ako ng 6 to 7, 8 hours. So, ininom na ako ng vitamin C. Kasi ang lamig din eh. Ayan, may support pa ako konti. Samahan niyo ako, asikasuhin ko yung SSS ko, maternity benefits, kasi voluntary ako. Tapos kasama ko si Budiday. Hi! Hi! Maliligo lang kami and gora na tayo mamaya. Yung mga kailangan ko sa SSS, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga requirements as voluntary at cesarean section. Kung ano yung mga kailangan na ipasa sa SSS. So far, yung notification meron ako, receive ko sa SSS. Yung 1 month ko pa lang na ultrasound, hindi ko na yun sa SSS. First step, SSS notification. Yun ang unang ipaprocess. Transvaginal ultrasound kasi doon makikita akong
kailan ka mag-deliver, kailan yung due date mo, at ano na yung kalagayan ng iyong baby. And tingnan natin kung magkano makukuha ko sa SSS. Sana malaki. Okay. Maliligo lang muna ako. At itong bangs ko, nakikita niyo yung itsura. Tinry ko mag-bang kasi uso. Kaso hindi sa akin bagay. Wala kong si Kimi Dora. Pupunta kami ni Budiday ngayon sa SSS kasi ayusin ko yung maternity benefits ko. Isa naman si Budiday. Come here. Hello. 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 Say hi. Hello, you're what's your name? I'm a princess. Ah, you're a princess. Wow. Wow. It's a princess dress. So, ito yung mga requirements na kailangan sa maternity. Maternity benefits. Kasi nag-voluntary ako. Kahit hindi na ako nagkatrabaho, nag-voluntary ako para kahit paano meron akong makuha. Kailangan mo na ng maternity benefit application. Yung application na ako kukuha ito sa SSS. Meron din nito through online. Yung sa PDF copy. I-scan copy nila. So, pwede mong ma-print kung meron kang internet. Yan ang unang requirements. Pangalawa is maternity notification with stamp and receipt by SSS. So, before ako na mga anak, diba, nakita nyo naman nag-vlog ako na napunta ko na SSS para sa maternity notification. Ito na yun kasama sa requirements. Merong stamp na receipt ng SSS. Ito yun. Birth certificate of child with stamp and certified by municipality kung saan pinanganak yung baby mo. So, kumuha pa ako. Ayan. 70 pesos ang isa. Kasama pang resibo. Ayan. Ito yung stamp. Certified true copy. Ayan. Tapos kailangan ng SSS digitized ID, Xerox copy. Saka isa pa. Meron akong dala, isang primary TIN number, TIN ID, saka SSS ID. So, dalawa. Papasirox ko siya ng 2 copies. Kailangan ng record of operation kasi cesarean ako. So, sa case ko, kumuha ko ng record of operation sa ospital. Certified true copy ng record of operation. Kung meron kang account ng banko, doon na lang nila ipo-forward. Kung wala naman, check ang ibibigay sa'yo. So, meron akong account. So, binigay ko yung account. Kailangan nila ng deposit slip na latest. So, nag-deposit ako ng latest 2020 sa BDO. Bali, 1, 2, 3, 4. Parang 4 requirements lang. Kasi yung deposit slip naman, bali 5 requirements. Kasi yung deposit slip naman is hindi naman siya not necessary na kailangan. Kung meron ka lang account at kung gusto mo lang ipasok dun sa video mo. So, yun lang. Maternity benefit application, maternity notification with stamp received by SSS, birth certificate of child certified true copy from local civil registrar, SSS digitized ID or any 2 valid ID Xerox. And pag cesarean ka, kailangan mo ng record of operation at yung deposit slip at Xerox copy ng iyong ID. Let's go! Bye-bye! Let's go! Bye-bye! Rating lang namin dito. Sana makapasok pa kami kasi 4:30 na. Wala man sinabing cut-off. Ibang mga 5 na yung SSS. So, tingnan natin kung makapagod pa. Hello! Hey! Galing lang namin sa SSN. Ibigay ko na lahat yung mga kailangan loob ng 1 to 3 weeks na deposit na sa aking account. Mag-expect kayong malaki kung malaki yung inyong hulog. Pero kung maliit, huwag kayong mag-expect ng malaki. Kung empleyado kayo, medyo malaki pa kasi ang share ng employer is malaki. Pinapakita ko dito sa voluntary lang kasi kapag employed ka naman, ang mag-aasikaso na nun, yung accounting ninyo. Sa case ko, as voluntary, ako nag-aasikaso kasi wala naman ako employer. Bali, dalawang process yun eh. Mapanotify ka na buntis ka at papareceive mo yun. At pangalawa, yung sa maternity reimbursement. Medyo marami lang requirements sa akin sa case ko kasi cesarean ako. Pero same lang daw yung makukuha kahit normal, delivery man o cesarean.
equal na daw yun. Buli tayo. Hello! Aww. Hello? Tinuturan ko siya ng bangs. Kaso nga lang, hindi pantay. Can I see your bangs? Wow! Hello? Hello? What happened to your hair? So dirty. Dirty? Oh no. Smile. Can I see your dimple? Did you brush your teeth? Can I see it? No more worm? Yeah. Yeah. It's clean now. Ah. No hurt? No hurt feelings? Oh. What's that? No. You brush your teeth na. No more hurt, okay? No more cry. Mommy, she brushed her teeth now. Mommy's so dirty now. Mommy. Hindi, sa papakita ko dito sa taas. Mommy, yung bracket, kung magkano yung mga schedule na contribution. Kung magkano yung babayaran mo. Kung magkano yung kaya mong bayaran. Bye-bye. Bye-bye. Say no! Bye-bye. Say bye-bye. No. Hello. Peace. No! Kiss na, kiss. No! Kiss na. No. Bye. No! Bye-bye.